Ang sinumang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kanyang karapatang magsawalang kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang may pili. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Sinasabi lamang dito na kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng isang investigasyon, siya ay may karapatang manahimik at huwag sumagot sa anumang akusasyon sa kanya. At kung wala kang kakayahang kumuha ng isang abogado, ipagkakaloob sa ito ng pamahalaan. At kahit pa gusto mong umamin sa iyong nagawang kasalanan, maaari rin naman ito, ngunit kailangan ay kaharap pa rin ang iyong abogado. Ang karapatang manahimik ay binibigyang diin dahil anumang pahayag na iyong ibibigay ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Napakahalagang malaman natin na may karapatan tayong huwag magpa-interview at sumagot sa mga tanong ng kahit na sino o anumang programa sa telebisyon dahil maaaring mailagay ka lamang sa alanganin at maaari din magamit lamang ito laban sa iyo. Familiar din ba kayo sa Miranda Doctrine? Alam nyo ba na ito ay galing kay Ernesto Miranda na inakusahan at nilabag ang kanyang mga karapatan? Sinabi niya na hindi daw niya alam na hindi niya dapat sinasagot ang mga tanong sa kanya habang siya ay ini-interrogate nila. Sinabi rin niya na hindi din daw niya alam na kailangan ay mayroon siyang abogado na nakaharap upang umalalay sa kanya. Hindi rin daw niya alam na kailangan ay mayroon siyang mga karapatan na dapat ay isinasaalang-alang din nila. Ano ang nangyari sa kanyang kaso? Ito ay napawalang bisa at naging referensya na rin ito ng lahat ng hukuman sa buong mundo at ito rin ang binabasa sa iyo ng pulis kung ikaw ay kanyang inaaresto. Maging sa mga sitwasyon na kailangan mong arestuhin ng isang tao na kasalukuyang gumagawa ng krimen sa bisa ng warrantless arrest, ay kailangan mo pa rin sabihin sa kanya ang kanyang mga karapatan. Kapag ito ay hindi mo binanggit sa kanya habang siya ay iyong inaaresto, ay nilbag mo na ang isa sa kanyang mga karapatan. Kapag sinagot mo ang anumang tanong sa iyo na hindi mo alam ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Article 3, Section 12 ng Bill of Rights ng Philippine Constitution, tiyak na ang lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Kailangan mo lamang sumagot kapag kasama mo na ang iyong tagapayo o abogado. Karapatan mong tumawag o magkaroon ng isang abogado pagkatapos mong maaresto. At kung wala kang kakayahan na kumuha ng abogado, ay ipagkakaloob sa iyo ito ng pamahalaan. Dito na papasok ang PAW o Public Attorney's Office. Umiiral ang PAW upang bigyan ang mga mahihirap ng mga miyembro ng lipunan ng libreng akses sa mga korte sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong legal, pagpapayo at tulong. Ang libreng pag-access sa mga korte ay hindi dapat ipagdait sa hinamang tao dahil lamang sa kahirapan.